Okay, so dito tayo kumonek ng ating desktop switch. So ito siya, papunta yan sa ating desktop switch. Hello sa mga ka-IT natin dyan, isang magandang araw. So today mga ka-IT, ang gagawin natin ay mag-multiple antenna tayo sa ating piso Wi-Fi na naka-USB to LAN. Alright, so mayroon tayong previous video dyan na multiple antenna pero naka-VLAN tayo at gumamit tayo ng desktop switch. At ngayon mga ka-IT, gagamitan natin ng desktop switch rin pero naka-USB to LAN tayo. Alright, so before ang lahat, shoutout muna tayo dyan sa mga solid supporters natin. So shoutout sa kay Julivin Ilandag. And of course, shoutout na rin dyan sa kay Kinjo's Vlog. Shoutout na rin sa kay Mark De Los Santos from Binian, Laguna. Alright, shoutout sa mga taga Binian dyan. And of course, shoutout na rin tayo sa kay Richard Adapon from Leyte. Okay, so kumusta sa mga taga Leyte dyan? And of course, shoutout na rin tayo dyan sa kay Ryan Dipatuan from Lanao, sir. Ayan, so maraming salamat sa inyo mga ka-IT sa patuloy na suporta. So tara, umpisahan na natin. So meron pala tayong pahabol shoutout. Shoutout sa kay Francis Shaton Mojaco. Ayan, so maraming salamat, idol. Alright, so ito na ang ating piso Wi-Fi window machine. At umpisahan muna natin sa ating mga connections. So dito, sa ating desktop switch. Alright, so isaksak muna natin to. Okay, so yung ating mga connections mga ka-IT from here sa ating desktop switch ay nakakonect dito, no, yung ating USB to LAN, no. And then yung mga access point natin ay hindi ito naka-VLAN. Okay, so at is lang siya na access point and then dito na rin natin i-connect. Right, so dito sa ating piso Wi-Fi window machine ay meron tayo ditong USB to LAN, ha. Okay, so naka-USB to LAN tayo dito. So silipin natin. Okay, so ayan. Naka-USB to LAN, no, yung ating setup dito. Alright, so ang gagawin natin mga ka-IT. Okay, so itong cable na to. Ayan, so itong cable na yan. Okay, so ito i-connect natin sa ating desktop switch. Ito. Ayan. And then yung ating dalawang antenna, dito na rin natin i-connect sa ating desktop switch. Okay, so ito yung cable, no? Ayan, so itong cable na to galing sa ating antena, no? Yung sa LAN port ng ating antena. So connect natin dito sa ating desktop switch. So kahit saan nandyan, pwede. Okay, so ayusin muna natin. Ayan. Alright, then yung isa, ikabit na rin natin. So ito, yung isang cable. Alright. Okay, so once again, yung ating mga connections dito ay from here sa ating USB to LAN. Okay, so dito tayo kumonek ng ating desktop switch. So ito siya, papunta yan sa ating desktop switch. Itong cable na to. And then itong dalawang antenna natin. Yan, so itong dalawang antenna natin ay dito na kakonek rin, no, sa ating desktop switch. Alright, so from LAN port ng kanilang mga PoE adapter papunta dito sa ating desktop switch. Alright, so dito tayo sa ating laptop. Ang gagawin natin ay i-check muna natin ang ating piso Wi-Fi window machine kung naka-USB to LAN na ba tayo or baka naka-VLAN pa. So dito mga ka-IT, hindi na ako kumukonek, no, sa access point ng aking piso Wi-Fi window machine. Ginagawa ko ay in-scan ko na lang using IP scanner yung aking network, no. Ito, open natin. Ayan, so advanced IP scanner. So in-scan ko lang yung aking network. And then dito lalabas na yung mga devices na connected sa aking network, including na yung kanilang IP address. So yung ating Orange Spy 1 dyan, no, ay makikita rin natin. So scan natin. So ito na, nakita na siya. So ito yung mga devices, no, currently na connected sa ating network. So yung mga nakakulay blue, yan yung mga naka-open at connected. Ito naman yung hindi nakakulay blue ay yan yung mga naka-connect before
But ngayon ay disconnected na. So ito pwede naman nating i-right click then delete. Yan. Okay, para hindi tayo malito. Yan, so yung mga nandyan is mga naka-online at meron pa dito na yung mga connected dati. But since nakita na natin ang ating Orange Spy 1, ito siya. Ang kanyang IP address ay 192.168.1.17. So, dyan na lang natin siya i-access. Alright, so magbukas na tayo ng ating browser. Ayan, open lang tayo dito ng panibagong tab. Then, i-type natin dito ang kanyang IP, 192.168.1.17. So, /admin na rin tayo, no, para rekta na tayo sa login page. Then, enter. Alright, so ito na ang login page ng ating PISA Wi-Fi window machine. So, login lang tayo dyan. So, kung ano yung mga username at password natin. So, dito naka-default lang tayo dito. Okay, then sign in ko lang. Okay, so naka-login na tayo sa ating portal. So, next na yung gagawin mga ka-IT, proceed tayo sa settings. And then, sa my Wi-Fi. Ito. Alright, then scroll down tayo pababa. Dito sa my access point settings. Ayan. So currently, naka-VLAN no, ang aking setup ng aking PISA Wi-Fi window machine. So ang gawin natin ay change natin into USB to LAN. Okay, para sa ating multiple antenna using USB to LAN. So dito, i-click lang natin. And then, piliin natin yung external access point. So, ito yung settings para sa USB to LAN. Click natin yan. And then, click natin yung save. And then, okay natin. Okay, so dito, mayroong lumabas. Wi-Fi setting has been updated successfully. Okay, pero dito mga ka-IT, makita nyo, sa my access point settings, reboot required. So, ito kailangan nating i-reboot ang ating machine para mag-take effect yung settings natin ginawa. Okay, so para ma-reboot natin siya, punta tayo sa device. So take note lang mga ka-IT, no, pag nagbalik kayo from external access point to VLAN ay same steps lang ang ating gagawin. Okay, so punta tayo sa device. Then reboot. Okay, then reboot now. Alright, so dito mag-reboot na yung ating machine. Alright, so ito na, this site can't be reached since na nag-reboot na totally ang ating PISA Wi-Fi window machine. So, antayin na lang natin ulit na mag-load. So, ito na, bumalik na siya. So, double check natin na ulit. Punta tayo sa settings ulit. And then, sa Wi-Fi. Scroll down tayo. Ayun. So, external access point na ang ating current settings. Okay, so since natapos na natin i-change from VLAN into USB to LAN na settings, mag-test na tayo mga ka-IT. So take note pala mga ka-IT, no? Itong ating PISA Wi-Fi ay nakakonect na to sa ating ISP. Alright, unlike sa ating VLAN na dito lahat nakakonect sa ating desktop switch, including na yung ating PISA Wi-Fi window machine. So now, sa ating USB to LAN with multiple antenna, ay yung ating antenna lang yung nakalagay dito or nakakonect sa ating desktop switch, hindi nakasali yung ating PISA Wi-Fi window machine. Okay, so mag-test tayo dito. Yan. Okay, so yung isa sa ID pala natin dito, mga ka-IT, ay Scaluna PISA Wi-Fi. Ayan. Tsaka yung isa naman, Scaluna 2 PISA Wi-Fi. So, iniba muna natin no, yung kanilang mga SSID para ma-differentiate natin no, yung ating pag-connect dyan. Alright, so start tayo dito sa Scaluna PISA Wi-Fi. Ayun, no? Alright, so gumana. So, try naman natin sa isa, yung Scaluna PISA Wi-Fi, Scaluna 2 PISA Wi-Fi. Yan, so click natin yan. Ayun, no? Okay. So, try natin mag-insert coin dito. Alright. So, insert coin tayo dito. Yan, meron tayong coin. So, try natin yung 5 piso. Okay, so meron tayong 5 piso. So, go online tayo dito. And then, okay. Alright, so connected successfully. Try nating mag-Facebook. Ayan, so meron.
natin mag-play ng video. Ayun. Alright, so balik tayo sa ating Wi-Fi settings. Subukan natin kumunate dito sa isa, no? Yung Escalon na piso Wi-Fi lang, ito. Connect. Alright, so connected din tayo. Okay, so successful mga ka-IT. So once again, tingnan natin dito yung ating mga connections. Ayan. Okay, so ito yung galing, no, sa ating USB to LAN. Ito, and then ito naman yung ating dalawang antena. Okay, ito tsaka ito yung ating dalawang TP-Link EAP225. Okay. So, sa may mga suggestions pala dyan at mga karagdagang katanungan ay pwede kayong mag-comment dito sa ating video. And of course, sa mga bago dyan sa ating channel, huwag natin kalimutang mag-like at mag-subscribe na dito sa ating channel. So, see you mga ka-IT!